Masarap na pagkain tapos panalo pa ang view? Well, hello Cafe Calayu. Literally a restaurant on top of the mountain dito sa Mount Banahaw. Since galing na kami sa Lucena, naisip kong andalhin dito ang aking passenger princess. Kasi ang balita ko, ang sarap daw ng food dito tapos ang klima parang Tagaytay kasi nga nasa ibabaw ng bundok. At first, na-intimidate ako dun sa map. Nakita nyo ba yon? Almost 20 minutes na zigzag ang daan. At ito na nga iyang tinatahak namin ngayon. Pero hindi ko na namalayan na naka 20 minutes na pala kami at pataas na kami ng pataas kasi ang ganda ng view. Makipod lang ang kalsada dito, parang kalsada papunta sa farm, kaya medyo sanay na ako mag-drive ng ganito. Nagbabagal lang ako pag may mga kasalubong. Wala pa rin tatalo sa daan from Talisay to Tagaytay. Dito, parang easy lang. So sa mga pupunta, huwag kayong ma-intimidate. Go lang, follow nyo lang sa Google Map Cafe Calayu. Hindi rin kayo matatakot mag-drive papunta dito kasi marami namang mga bahayan, marami rin mga tao. May mga portion lang na parang may makakita pa kayong kabayo at saka marami taniman talaga. Ayan na, nandito na kami sa ibabaw ng bundok. Medyo nabibingi na ako at this point. Marami na rin kami nakikitang mga signage ng mga restaurant dito. Dito ko rin sana isusurprise ang mga father nung Father's Day, pero medyo malayo sa farm, about 1.5 hour. This is around 4:30 PM, kaya ayan, medyo mainit pa. Inagahan talaga namin para sakto sa merienda at kakunti lang yung tao sa restaurant. Ayan na, nakita na namin ang signage ng Cafe Calayu. Nakaka-excite naman at nakarating kami dito sa tuktok talaga ng bundok. So pagpasok nyo, wala kayong poproblemahin sa parking. Lahat yan, parking area na pakalaki. Tapos may free pa na mountain view. Grabe dito. Yung hindi ka pa kumakain, pero feeling mo busog na busog ka na. Pagka-park nyo pa lang, makikita nyo na agad ang kanilang mini playground. Ayan, meron silang swing at saka monkey bar. Kaya feeling ko mag-i-enjoy ang mga chikiting dito. Pumasok na kami agad dito sa kanilang main restaurant. Grabe, nabighani kami dito. O, parang nasa Tagaytay lang talaga. Ang ganda pa ng music. At balita ko, meron silang live band dito every Friday, Saturday, and Sunday. Ito daw ang famous A House of Sariaya. So, excited na akong tingnan ang menu. Aba, not bad naman pala talaga dito sa Cafe Calayu. Meron silang mga group packages, for example, 4 to 5 packs for 1,519 pesos lang. At ang daming ulam na nun. Meron silang pizza, marami silang a la carte, at marami silang drinks. Sayang naman at medyo busog pa kami, kaya ang in-order lang namin drinks at saka yung famous nilang quesadilla. While waiting for our orders, time to discover this place a little bit more. Ang sarap ng simoy ng hangin dito, talagang sariwang-sariwa. Katapat lang pala nito yung Mount Banahaw View Deck. At dito sa harapan naman nila, maraming tanim ng mga pechay bayan. Tapos, this is around 5:30 PM at medyo ginigidaw na kami. Sabi sa amin ng mga staff dito, pag sa gabi, mas lalong malamig dito, especially November at December. So, sana makabalik kami dito. These are some of our pictures. Diba? Ang sarap mag-photoshoot dito. At ayan na nga, dumating na ang orders namin. Mabilis din silang mag-serve. Wala pang mga 20 minutes nandito na. Ang sarap ng kape ko. Ang sarap ng sagugulaman ni Tita Ami. Panalo rin yung quesadillas. Parang wrapper siya ng lumpiang sariwa pero may meat sa loob. By this time, mag-6:30, dumarating na rin yung mga tao for dinner. At ako naman ay nagiyan ang umuwi kasi hindi ko sure kung may mga ilaw ba doon sa mga daraanan namin pabalik. Sayang nga, hindi na namin naabutan ng sunset. Ang balita ko, napakaganda pa naman dito kapag gabi. Next time, dadalhin namin ang buong family para ma-experience naman namin ang night vibe. At itatry na rin namin ang marami pa nilang ibang menu. Bye, Cafe Calayu! Salamat! Malayo ka nga, pero sulit naman. I will definitely recommend this place. Lalo na kung ayaw mo na sa mga maiingay na syudad at tahimik lang na dining experience, this is for you. O siya, sana nakatulong. Bye! Krrr!